Magandang araw po sa inyong lahat. Dito sa episode na ito ng Splat Talk, Par Inyo Brutal ay ating tatalakayin ang mga panatikong DDS vloggers na sinimulan ng siraan si BBM maging ang kanyang pamilya sa kanilang mga pahayag. Tagurian na lang natin silang Three Stooges. Ipapaliwanag po natin ang detalye kung bakit sila nagkakaganyan. Sa aking palagay, hindi naman po dapat nag-aaway ang mga DDS at mga loyalista na vloggers sapagkat nag-coexist naman sila ng tahimik nitong nakaraang anim na taon. Nagkaisa sila noong 2016 na mailuklok si Pangulong Rodrigo Duterte na tumapos sa mga makadilawang rehime na nagsimula noong 1986. Ikakahon po natin ang diskusyon sa mga vloggers lang at hindi sa Marcos loyalists or DDS na supporters para po maliwanag. Hindi natin nais masira ang magandang naging samahan ng mga mamamayan dahil sa mga kumag na yan. Mabuti na po hanggang maaga ay malinaw. Simulan na po natin. Saan ba humuhugot ng emosyon ang Three Stooges at bakit sila nagkakaganyan? Kung natatandaan po ninyo sa ating unang video tungkol sa pag-atres ni Senator Bongo, ating binanggit na lubhang nasasaktan din ang kalooban ng kanyang mga panatikong taga-suporta. At ilan sa mga ito ay ang tatlong Stooges na vloggers na ito. Mga blind followers kumbaga. Una, nanggagaling sa sakit ng kalooban na nararamdaman nila ang galit na lumalabas sa kanilang mga bibig. Di may kakaaila na sila ay malapit, may personal na relasyon, at pagkakakilala kay Senador Bongo. Huwag na po tayo maglokohan. Real talk po yan. Lahat ng bagay ay mayroon po tayong assimilation by osmosis. Ang mga vlogger na ito ay naging masaya at kampante na malapit sila sa palasyo, o maging kay Pangulong Duterte mismo, dahil sa katauhan ni Senador Bongo. Bragging rights po iyang matatawag. Napakalaking boost po yan sa ego ng tatlong Stooges. May direct access sila sa kapangyarihan at information mula sa pusod ng Malacanang. At yan ay kanilang nakasanayan. Sila ang tunay na spoiled bully brats in a figurative and realistic sense. Their access to powerful personalities and information from the highest leaders of the country translates to personal power and influence. Diyan po sila nagsimula humugot ng tapang. Sa pag-atres ni Senador Bongo, mababago na ang lahat ng nakasanayan ng tatlong Stooges na ito. Liliit na ang kanilang tinatawag na sphere of influence kung saan galing ang kanilang hiram at huwad na kapangyarihan at impluensya. At dahil dito mayroon silang matinding takot na nararamdaman. The fear of uncertainty, yan po ang ikalawa nilang nararamdaman. Ang takot. Opo, takot silang maging irrelevant, takot na bumagsak ang popularidad. Saan ba nagsimula ang kanilang kasikatan at katanyagan? Sigurado po ako na hindi sila sumikat dahil sa kanilang katalinuhan. Hindi na realize ng tatlong Stooges na ito na ang lahat ng bagay ay may simula at katapusan. Ang fear of uncertainty po ay mahirap na kalaban. Hindi ito matatalo hanggang walang acceptance. Ang tatlong Stooges na ito ay nakakaramdam din ng denial. Ito ay maririnig sa mga pinagsasabi nila na hindi pa rin naman daw tunay na umaatres si Senador Go, dahil di pa opisyal sa COMELEC. In short, umaasa pa rin sila na hindi ay atres si Senador Go. Mayroon po silang altered sense of reality o ilusyon. Hindi kasing babaw ng dignidad at salita ni Senator Go ang mga malalugaw na pinagsasabi ng mga kumag na tatlong Stooges na ito. Malimit lang na dinadaan ang kanilang opinyon sa paggamit ng malakas na boses, pagmumura, at pang-iinsulto sa ibang tao. Utak imburnal. Ayon sa tanyag na psychiatrist na si Dr. Elizabeth Kubler-Ross, mayroong limang stages ang grief o malalim na kalungkutan. Una, denial. Ikalawa, anger. At ikalima, acceptance. Sa ngayon ay nasa ikatlong stage pa lang ng grief ang tatlo. Nasa kanilang diskarte at maturity na kung paano sila aabot sa estado ng acceptance. Para maging panatag na rin ang kanilang kalooban. Dasal naming marating nila ito agad. Or they can choose to remain angry and vengeful for the rest of their life.
Choice na po nila yan at bahala na sila sa buhay nila. Nasa wastong edad na sila. Pero ang hindi po namin hahayaan ay ang wasakin nila ang maayos na samahan ng mamamayan, kandidato man o hindi, na nagsisikap na mabuo ang ating bayan upang masiguro na may tutuloy ang mga kapaki-pakinabang at magagandang proyekto ni Pangulong Duterte. Sa totoo lang po, hindi nakakatulong ang tatlong stooges na yan ngayon sa adhikain ng pagkakaisa. At this point, hindi nakakatulong ang tatlong stooges na yan upang magkaisa ang sambayanan at masiguro na may tutuloy ang mga angkapakipakinabang at magagandang proyekto ni Pangulong Duterte para sa ating mga Pilipino. They are doing a great disservice to President Duterte's legacy. Nakakahiya. Sa tingin po kaya ng tatlong stooges na ito ay nakakatulong sila sa adhikain ng continuity. Opo. Gusto nila ng continuity pero on their own terms. And on the candidate kung saan sila may affinity. For obvious personal reasons. Definitely not on the terms of the majority of the Filipinos. Yan ang gusto nila, tuloy-tuloy pa rin nga naman ang ligaya, lalo na ang kanilang hiram at huwad na kapangyarihan at impluensya. Dahil dyan lamang sila humuhugot ng tapang. Sa pagtatapos, bilang mamamayang Pilipino, public servant man, public figure, celebrity, o pribadong mamamayan. Panatilihin po sana natin na maging positive role model sa lahat lalo na sa kabataan. Iwasan ang mga taong naghahasik ng kalituhan at pagkakawatak-watak. Gaya ng dati, suggestions and comments are most welcome. Pwede po itong ilagay sa comment portion. Maraming salamat po at sana ay mayroon kaming naiambag na munting kaalaman. Shout out po sa ating mga loyal subscribers at viewers. Patuloy po ang paglaki at paglaganap ng ating komunidad dito sa ating channel. Maraming salamat po mga patuloy na pagpapadala ng mensahe. Ito po ay pinagmumulan ng aming inspirasyong pagbutihin pa ang aming mga paglalahad. Maraming salamat rin po sa mga nagpapadala ng kanilang mga donasyon at regalo. Hanggang sa susunod na Splat Talk, karinyo brutal. Maraming salamat po. Mag-iiwan po kami ulit ng ilang pangungusap para po inyong pag-isipan. Sa masaya, malungkot at masalimuot na mundo, lalo na sa mundo ng politika, walang permanenteng pagkakaibigan. Mayroon lang ay permanenteng pansariling interes. Kung ikaw ay may taglay na galit sa mundo, huwag kang mandamay ng ibang tao. Manalangin at matatapos rin ang lahat ng ito. Daig ng matalino ang matapang.